Hello! Welcome back sa kusina ni Aling Amay, mga ka-auntie, mga ka-uncle, mga kabalay. Alam niyo naman si Aling Amay, always simple dish. Meron tayo dito pork ribs. Meron ako ditong kaprasong maliit na sibuyas. Tira to sa ginamit ko nakaraan. Meron ako ditong 5 cloves ng garlic. Meron tayong kaprasong luya. Kuha lang tayo ng ilang slices. 4. At meron tayo ditong Chinese yam. Okay. Ito yung ating isasahog sa ating ribs. Konti lang to kasi 2 person lang yung kakain. Okay, this time, before natin i-prepare itong ating mga ingredients, marinate muna natin itong ating pork ribs. Okay, marinate natin ito ng 2 tablespoons ng light soy sauce. Lagyan na natin agad ng 1 tablespoon ng oyster sauce para manuot na agad yung lasa. Lagyan natin ng black ground pepper. Kung meron kayong garlic powder, lagyan na natin. Kung wala naman, ay okay lang. Optional lang ito. Lagyan na natin ng konting brown sugar. 1/2 teaspoon. Ay, 1 teaspoon. Sorry, 1 teaspoon. Lagyan na natin ng 1/2 teaspoon ng cornstarch. Ito, cornstarch. Nasaan ba siya? Ayan, cornstarch. 1/2 teaspoon. Lagyan natin ng 1 teaspoon ng sesame oil para mas malasa. And then mix natin. Okay, before I forgot, lagyan natin ng 1 teaspoon ng dark soy sauce para maganda yung kulay natin mamaya, yung ating dish. Ayan, konti lang kasi masyadong dark ito para lang maganda at golden yung ating pork. Ayan. Mix uli natin. Mix lang. After ma-mix natin to, set aside lang natin at i-prepare natin yung ating ibang ingredients. Balatan natin itong Chinese yam. Nagsupot ako ng kamay ko kasi makati siya sa kamay. Ayan. Kung may gloves kayo, plastic gloves, gamitan natin. Wala akong plastic gloves, so nag-plastic lang ako ng kamay. Okay, after nating balatan yung Chinese yam, ayan, uneven naman yung pagkakahiwa ko, no? Paikot-ikot lang. Pagka nawala siya sa water, nagba-brown-brown siya, kaya binabad ko sa water na ganyan. Yan, hinugasan ko ng may asin. Set aside lang natin ito at hiwain natin yung ating ibang ingredients. Okay, hiwain natin yung ating onion. Kuha lang din ako ng hindi ko siya ubusin. Slice natin yung ating onion. Simple lang na pagkakaslice. Ayan. Yung ating garlic. Ginger, mag-slice lang ako dito ng
ilang piraso. Ayan. Set aside natin yung onion. Hindi ko na ginamit yung aking pangmalakasang chopper kasi konti lang naman itong aking kailangang garlic. Mostly yung pagluluto ko rito ay exact lang sa mag-asawa, sa dalawang tao, kasi hindi man kumakain nito yung aming bagets, ako hindi rin ako pala kain ng pork. So, napansin nyo, talagang sakto-sakto lang minsan yung luto ko, minsan lang yung medyo madami-dami konti. So, may bisita yon or need magkaroon ng extra for lunchbox ni madam. So, ayan. Kaya ganyan lang ako magluto konti-konti. Mga ka-auntie, mga ka-uncle, meron ako ditong dried black fungus or yung ano ba tawag, ibang tawag dito. Yung sa atin sa Pilipino is tengang daga. Ayan. Isok lang natin sa water, mabilis itong mag-expand. Okay, ayan. Soak lang natin ngayon sa water. Mamaya nag-expand na yan para may ibang texture yung ating dish at merong ibang kulay. Okay, this time, painitan na natin yung ating wok. Ayan. Lagyan natin ng konting oil. I-fry natin yung ating pork na minarinate para kumatas muna yung kanyang sariling water. Hindi muna tayo magigisa ng bawang, ganyan. Ayan. Ayan, pag nag-lighten na yung kulay ng ating meat, mag-umpisa na tayo mag-gisa. Isa natin yung ating ginger. Mag-add ako ng konting oil. Okay. Yung ating ginger. Garlic. Yung ating onion. Haluin lang natin. Maglagay tayo ng water. Konti muna. Na rin natin yung pinang-marinate natin kanina, yung sauce. Tayo ng konting water. Kung
Kung kulang pa yung water para magpalambot tayo, mag-add lang tayo mga ka-auntie, mga ka-uncle. And then simmer natin ito for 30 to 45 minutes. Or kung check nyo yung karne kung malambot na yung ating pork. Dagdagan ko pa ng water. Ilubog ko yung ating meat. And then, ayan, simmer na natin siya. Mamaya na natin ilagay yung ibang ingredients pagka malambot-lambot na yung ating pork. Balikan natin to after 30 minutes. Check natin yung ating niluluto. Yeah, malambot-lambot na siya, pero still, marami pa yung ating water. Ayan. Pag yan ay nag-halfway na, lagay natin yung ibang ingredients. Takpan uli natin. Okay, this time, silipin uli natin ang ating niluluto. Ayan. Sa tingin ko, malambot na siya. Ayan. Ilagay na natin yung ating Chinese yam. Sabay na natin yung ating black fungus. O, diba? Naka-add ng texture yung ating black fungus and then nakapagpaganda pa siya ng ating dish. Kasi meron siyang ibang kulay. So, ayan. Konting halo and then mag-add ako ng konting water hanggang sa pa-simmer lang natin to. Konting-konti lang kasi medyo malapot na yung sauce. So nag-add lang ako ng water para lumambot yung ating Chinese yam at yung ating black fungus. And then magpapa-thicken na lang tayo ng ating sauce nito. Ayan. After 5 minutes, check ko uli ito. Heto na. Luto na ang ating dish. Ayan. Okay. I know, malambot na siya. This time, lagay natin yung ating slurry. Gumawa si Aling Amay dito ng slurry, yung cornstarch, as then water. Naglagay ako ng konting corn, oyster sauce pa sa kanya. Ayan. Para mag-thicken yung ating sauce at maging maganda yung ating dish, kaya maganda yung paglalagay ng slurry. Okay, ubusin ko na siya. Ayan, ready na yung ating dish. At sana nagustuhan nyo ang ating dish for today. Ayan, ang ating pork ribs with Chinese yam and black fungus. At sa mga nagkagusto po ng video natin for today's video, itry nyo po ang ating dish sa inyong mga kusina. At please like and share and comment kung nagustuhan nyo ang ating video. At ayan po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe to Aling Amay Vlog and hit the notification bell para updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga videos gaya ng ating video ngayon, ng ating mga pagluluto ng mga simple dishes. At tandaan po natin, maging happy, maging simple, at sana'y laging masaya tayo sa ating life. At enjoy eating, enjoy our food. God bless us all. Bye! And there you go. Ayan na ang ating dish for today. Ang ating pork ribs with Chinese yam. Enjoy! Happy eating!
happy tummy. Bye!